guys, welcome back to my YouTube channel, and once again, this is Infinity TV. So today, ang magiging topic po natin mga ka-infinities ay kulay ng buhok. Okay, pangkulay ng buhok. Ito pong pangkulay natin ng buhok, available po siya sa Korea lang. So hindi ko po sure kung meron po sa ibang bansa nito, no? Siguro pag in-order niyo siya sa eBay or sa G-Market, baka available. So ito po kasi yung number one na product dito na talagang mabili. Kasi nga, medyo cheaper din yung price niya. So ituturo ko din sa inyo mamaya kung paano siya ilalagay sa buhok. Ayun, so like yung nakaraan na nag-tutor ako sa inyo kung paano magkulay ng buhok. So usually kasi pag nagbi-bleach ng buhok, diba, sa loob ng salon, ang ginagawa natin is, halimbawa, mamimili tayo ng color. Ito yung gusto ko, halimbawa, gray or kaya ash. So sabi ko nga, ako mahilig talaga ako sa mga ashes. Yung mga ano, ashes to, ash tones. So, kung mapapansin nyo yung buhok ko, medyo mas nag-lighter pa kasi nag-bleach pa ako ng isang beses. So kung mapapansin nyo, 3 times ko na siyang na-i-bleach. So, ito yung gusto kong ipatong na kulay, which is ginawa ko na before. So mamaya, i-include ko dyan sa video ko yung mga colors na nagawa ko na sa buhok ko. Medyo madami-dami na. So, itatay ko siyang editin kasi syempre hindi naman pwedeng humaba yung video natin ng pagkahaba-haba. So, i-unbox na natin siya, no, mga ka-Gfinities. Payo ko lang din, pwede naman magstay sa blonde, ano, kung yun yung choice nyo. Pero kasi parang ano eh, medyo hindi ako masyado ano sa blonde. Nagsawa na daw ba? Ayun. So, tingnan natin. So, again nga pala, Mystic Grey ang pangalan ng color. Tapos, from Secret Change. Secret Change yung brand name. Okay? Ayan. Secret Change. So, tingnan natin, ano? So, kung makikita nyo, ito yung laman niya. So, itong part na to, yung cream. Cream siya. Tapos, ito naman yung, ano, yung hinahalo na pangkulay talaga. Sa cream. So, nalagay ko ito yung cream oxidant. Itong isa, yung pink. Kasi itong fuchsia pink. Or ito for, ano, darker pink. So, ito na talaga mismo yung color niya. Yung color na nakasulat naman. And then, ito yung pan-treatment. So, pwede mong gawin to after mong mag-shampoo. Pwede mo na siyang ilagay. And then, ibabad mo ng almost, siguro, mga 30 minutes. Ganon, kasi hindi naman siya ganun kadami. Ayan. So, or depende kung paano niyo siya gamitin. So, kung saan kayo sanay. Pwede rin after maglagay ng conditioner, after nun saan ilagyan. Kasi pwede rin naman hindi na siya banlawan. So, ganon. Kasi nga, treatment, air treatment. So, i-dry nyo lang yung buhok nyo kasi para lang nga hindi masira yung hair. Tsaka, paalala lang po mga ka-Gfinities. So, once na nagkukulay kayo, dapat alam nyo rin kung allergic ba kayo sa ginagamit nyong produkto o kung hindi. So, kailangan maglagay muna kayo dito sa part na to or parang dito para malaman nyo kung talagang okay sa inyo yung gamot. Pero sa tingin ko naman, ano, sa tagal ko na nagkukulay, bilhin nyo yung protective cover, walang ganun. So, kung meron kayong bowl or meron kayong lalagyan na kahit na ano, na plastic, so, na hindi nyo na ginagamit, pwedeng dun kayo maglagay. Tsaka, ano, medyo maliit lang kasi talaga yung, ano niya, yung laman. Kaya, tansyahin nyo kung gano'ng haba yung buhok nyo, kung gano'ng kakapal, para ma-sure nyo na yung color hindi kayo kulang. Diba? Kasi, nakakaano naman kung bumili kayo dalawa, tapos may tagpi dito kasi hindi pala, ano, hindi pala sakto yung amount na kinuha ninyo para sa buhok nyo. Okay? So, tuturo ko na ngayon sa inyo kung paano magkulay ulit ng buhok na this time, hindi naman bleach. Hindi pang kulay na talaga. Pero kasi ako, meron na talaga ako dito ng mga material. So, mamaya, ibibigay ko sa inyo yung mga need natin. So, yung unang-una, yung bowl, saka yung brush. Second, kailangan natin ng gloves, protective gloves. Pangatlo, yung pang-cover, sabi ko nga. Pero yun, optional din yun ha, mga ka-infinities. Pwedeng paggamit kayo nun, pwede rin hindi. Kasi ganito, halimbawa, malaglaglaglag mo yun. Okay lang, basta yung hindi nyo na ginagamit na damit. Or pwede pang bahay, saan kayo comfortable. Pang-apat, ano ba yung kailangan natin doon? Ito, of course, yung pang-kulay mismo.
So yun, wala naman masyadong kailangan kapag nagkukulay tayo. So yun lang naman yun. Tsaka importanteng basahin natin yung instruction. So sa part na to, ang instruction niya, nasa likod. Yun. Kaso ang liit. Hindi mo makikita. So super liit. Tapos, So again, Mystic-Grey po ating kinukulay. Pero sa dapat may bibit siya ng mga kapatidis. Nakakapati siya. Mas mabuti ka kung bibit siya ng mga. May medyo kaibahan. Parang medyo naglalight yung mga. Yung brighter. Ang bakit ito? Pero naging brighter. Hindi naglalight. Kung pari yung aura. Mukhang hindi masyadong naglalight sa aming side. So ano lang, yung pinipin force ka sa'yo. Okay lang. So sakto lang talaga. Box. Yun lang, isa pa. Medyo matapang yung ano. Maging na-ano niya. Yung mga kulit niya. Matapang lang yung kulit. May nakulit, makulit. So, yan. Yung kulit niya. So, dahil gray ito, di darker siya, diba? Let's see. Yung na-check niya ba yung nakayos yung kulit. Kaya ako, ang slider nasa tukok siya. Mas dilaw yung nasa yung last time, of course, pagkatapos ko po siyang kinalain ng bleach na pangatlong beses, syempre, na-treatment din po ako ng mga treatment. Ginagat yung buko ng 3 hours sa treatment kasi parang hindi siya masigil na. Hindi mo gagawin yun, parang anong ngayon. Yung ganito. So, yun, hindi natin ang treatment po. So, sabi ko nga, ito ko lang, ito lang yung tayo. Mag-boss with ng tayo gagawin. Tapos na yung mga third class. Okay, so ito na po yung ating finished product. So ganyan. Doon na yung sa baba. So hindi ko sure kung ano kasi nasa ibabaw yung pinakahuling huli. Pero nagkasya naman yung dalawa. Actually, okay naman siya. Kasi nga, depende na rin sa pagpahid mo ng buhok. So, yung air cap. Ito, optional din po ito, mga ka-infinities. So, kung wala kayo nito, pwede naman plastic na kahit na ano. Yung, sa plastic, na malinis naman, ano, tapos i-cover mo sa buhok mo. Kasi, ang rason kung bakit yung iba, nagka-cap, or nagki-cap, no, kasi, para mas mabilis kumapit, at mas mabilis uminit. Lalo na ngayon, wala nang araw, kasi, dito, ano oras na, wala mo 6 na. 6 plus. Pasado na. Mga ganun. So, ito na siya. Mamaya, ito, syempre pag banlaw, ganun na doon na naman.
tayo. So, mamaya, pagkata siguro ng blower, pag-blower ng buhok, malalaman natin kung anong magiging kulay nito. So, need ko siyang i-stay ng mga 20 minutes. Ayan. So, i-include nyo na yung paglagay kanina, 30. So, more or less, basta nasa 40. Never akong umabot ng almost 1 hour. So, pag nagko-color ako, ganyan. So, yun. Continue tayo later on. Nga pala, mga ka-infinities. So, don't forget to like, share, and subscribe. So, pero, out of all, talagang satisfied ako. So, nire-recommend ko sila sa, nire-recommend ko itong gamit na to sa inyo. Tsaka one thing lang, sabi ko nga, don't forget na lagi nagti-treatment oil kayo or nag-hot oil. Basta nagagamit kayo ng treatment sa buhok. Hair spa o ano, para hindi laging nagiging ngarab yung buhok. Tapos, hope ko lang po na may natutunan kayo ngayon sa pagkulay. So, kayang-kaya naman po natin mag-color talaga eh, sa bahay. Yun lang ang problema, yung pag-bleach. Kaya lang, ayan siya. Nandito ako sa tapat ng ilaw, ano? Hindi ko pa masyadong maintindihan kung nagal. Pero sa tingin ko kasi parang gray yung baba and then sa taas para siyang cream. So, ganun. Kaya ang ganda. Parang naging obre pa. Double weight purpose. Okay. So, next time, baka ang ituro ko naman sa inyo is yung sa mukha, yung ginagamit ko sa mukha. Yung morning routine ko. So, sa ngayon, hindi pa po muna ako magtuturo ng regarding sa Korean. So, mag-comment lang kayo dyan kung gusto niyo na matuto sa akin ng Korean. Then, tuturuan ko kayo ng mga basics. So, yun. So, please, pag-aralan niyo mabuti kung dapat ba talaga na mag-bleach kayo or hindi. Kasi nga, depende naman yun sa desired na color na gusto niyo. So, like, share, and then subscribe. So, once again, this is Gfinity. Goodbye!